Love to worship God. Di ba? Kaya nandiyan sa angel kanina, natutuwa po ako pag nai-complex sa angel. Di ba? Di ba nakikita po natin? Di ba? Para pa tayo nandun sa kalahitan na merong ginto alam na, di ba? Na binawagayway dito na ang goal po ay sumisimulize po yan ng ano. It's all about the baby of God. Di ba? Ang ginto. Di ba? Sa langit po, ang aapakan mo ng ginto. Ang alikabok doon, ginto. Diba? Kaya ngayon pala, magsali na po tayo. Hindi man gintong alikabok, hindi man gintong talaga, gintong plug. Amen? Amen? Kaya again, hindi po homo merong na-impress si pastor at na-touch ang area na life natin. It's parang, pinapatamaan ako ni pastor. Diba? Kaya ginagawa ko na iba, lilipat na ibang church. Diba? Paglipat na ibang church, diba na-impress na iba? Naku, pinapatamaan din naman ang pastor doon. Di ba gagawin? Lilipat na naman. Ang sabi niya, siguro nag-usapin doon ang pastor na yun. Di ba? Pinaghinarapan na nag-usapin doon ang pastor. Di ba? Pero ang totoo po doon, hindi po nag-usap. Di ba? Ibig sabihin, ginagamit po sila ng Panginoon para i-touch ang certain area ng buhay mo na para meron po mabago. Kapag ako po nakikinig po ako sa ibang pastor, aray po, gusto kong tinatamaan ako eh. Kasi bakit? Diba, patamaan mo lang ako. Diba, hanggang wala nang matira sa akin. Diba, kasi pag durog na durog ka na, diba, nandun yung bubuhin ka na ni Lord. Lord, buhuhin mo na muli. Salamat, Lord, diba? Kaya, siyempre, ako natin si Lord. Nalala ko last year si Pastor Marlon, nung nag-Korea po ako, diba, dito si Pastor Marlon. Sabi niya, sabi niya, parang doon nag-usap kami ni Pastor Marlon, katotohanan po doon, hindi po kami nag-usap. Ang usapan na namin, nasa Korea ako, nagpakalamig ako doon, nag-enjoy ako. Sabi ko lang sa kanya, Pas, bahala ka na. Kung anong pinapasabi sa Lord, yun ang i-share mo. Diba? So, yung portion na rin ni Pastor Marlon, at maraming natamaan. Iba nga po nung mga salita na, parang umiilag na. Pero kahit anong ilag eh, ang bala po yung tawag ito, yung baril na, ano? Hindi, yung baril na pagbaril mo, maraming gumaano? Shotgun. Pagbaril, shotgun. Ibig sabihin, katanong ilag mo, sapul na sapul ka. Diba? Tamaan, diba? Pato-pato sa langit, ang tamaan? Magbago. Diba? Tamaan, magbago. Pero meron pong ibang mga pastor po, hindi ko po itinatanggi ang katotohanan na kapag sila ay puro, ay talaga po nagpapatama sila. Diba? Nagpapatama po talaga sila. Yung po ilang po, hindi maganda. Amen? So again, kapag merong natouch sa area ng life mo, di ba, magpasalamat ka sa Panginoon dahil merong ginagawa sa iyo ang Diyos. Ang gusto lang po namin, lumago tayo, magbago po tayo. Di ba, ganyan po ang pagkatawag po sa amin at tayo mo ma-reach po natin yung highest level ng ating Christian maturity. Amen? Na gusto ko makita lahat na binagpapala ng Panginoon. Na gusto ko makita po lahat na nagdidesisyon ayon sa kalooban ng Panginoon. Diba? Ay nalulungkot po ako kapag meron tayo mga kasama, mga ka-churchmate, na nagdi-decide po ng mga bagay na alam po natin na taliwas sa kalooban ng Panginoon. Nalulungkot po tayo. Kaya ginagawa na lang po natin, pinapagalangin po natin sila. Sometimes ay, siguro kadalasan ay kailangan mong gawin ang kagustuhan mo at magkamali ka para matuto ka. Pero kapag hindi ka pa natuto, problema mo yun. Diba? Kapag sa mes pa lang, matuto ka na. So huwag ka lang mauntog sa kinahuntugan mo dati. Dahil kapag nahuntog ka pa, in the same diba, area na nahuntog ka, ano pong ibig sabihin nun? Ano po? Mas lalong masakit. Diba? Pangatlo. Yan. So yun po, no? Kaya, alam niyo po, hindi habang panahon magkakasama po tayo. Iba habang panahon. May mga time na meron po din ba migrate, hindi po natin alam, baka mamaya ay meron bumulong sa akin, sabi sa akin, Pastor BJ, di ba? Tinatawag kita ng mga pastor doon sa South Korea. Thank you, Lord, God's the Lord. Diba, hindi po natin alam, di ba? Anytime, pwede po i-impress ng Panginoon, di ba? Pastor, okay ka na dyan, di ba ka lang sa iba? May pagkatiwala mo na kayo na yan. Pwede ba tayo? Kaya may din, Lord? Di dyan! Ganoon ng Lord. Kay June, kay... Hindi na ito. Diba?
So, hindi po natin alam ang kalooban ng Panginoon. That's why, mga kapatid, we have to treasure every single moment that we have together. That we are together. Diba? Nagay kasama mo yan ang kanin mo, i-treasure mo yan. Dalang buhay po natin, may bilang. Diba? Hindi habang buhay, yung katabi mo yan. Diba? Pwede ba tapigin mo yung katabi mo, pakisabi sa kanya, alam mo, pinapahalagahan kita. Pangatlo, yan, sana po natin. Pangatlong way na nagsasalita ang Diyos, ayan, unwanted circumstances. Yan po yung mga hindi inaasahan ng mga pangyayari sa ating buhay. Diba? Kasi minsan, diba, masyado tayong masaya at makakalimutan na natin siguro. At minsan, inaalaw ng Diyos ang mga hindi magandang pangyayari sa buhay natin para ano? Mapansin natin siya. Diba? Diba kung masin si Lord sa'yo? Diba hindi mo alam? Diba yung po yung mga biglang trahedya sa buhay, biglang sakuna, minsan biglang karamdaman. Diba, bila ka nagkaroon ng karamdaman, ang lakas-lakas mo. Maraming mga tao, di ba? Nakita mo, ang lakas. Bukas makalawa. Nakita mo, naka-ICU na. Amen? So, meron pong naumusap po ang Panginoon. Di ba, kapag hindi makuha ng Diyos ang attention mo, siya ang gagawa ng way para mapansin mo siya. Kaya inaalaw mo niya mga bagay na yan, di ba? Para magkaroon tayo ng personal na makikipag-usap kay Lord. Diba? Gusto kanyang kausapin, pero hindi kanya makausap dahil sa mga bagay na kinakabalan mo sa mundo nito. Diba? Kaya nga yung pagtuturo, mayroon pagtuturo talaga si Lord. Makasabi nga ang pagtuturo. Pagtuturo! Kasi alam niyo ba mga Israelita, dapat 40 days lang sila maglalakbay. 40 days lang dapat. Pero dahil ang tigas mo ng ulo nila, mga reklamador po sila, diba? Ano pong ginawa ng Diyos? Pinaikot-ikot sila sa ilang, sa wilderness, hanggang hindi sila natututo. Diba? Para sa buhay po natin, hanggang hindi tayo natututo. Diba? 40 days na yung 40 years. Hanggang hindi tayo natututo, diba? Paikot-ikot at paulit-ulit na mangyari sa buhay natin. Kaya mga kapatid, ang pinakamahirap po sa lahat na matuto tayo sa isang mahirap na paraan. Kaya mas maganda, habang magaan pa ang sitwasyon, matuto na po tayo. Diba? So we have to learn, diba? We have to learn in the easiest way. Diba? So wag na po natin intayin yung mabigat po na bagay bago tayong matuto. Pero tandaan natin, ang lahat na nangyari sa buhay natin is only a test. Kaya last Thursday, nandun po kami sa Word of Hope. Tapat po na SM North, malaking church na po yun, AG. Ang topic po ng pastor doon ay si Pastor Jerry Brothers from the United States. Na-lostbid nga kami. It's all about passing the test. Ano man ang nangyayari sa buhay po natin is only a test. Diba? Walang laban ang busa mo, test. Nag-aarap ka ng direksyon sa buhay mo, test. Diba? Kaya kinakailangan, you have to pass the test. Kaya pakisabi sa atin mo, kailangan mo ipasa ang test. Kailangan mo ipasa ang test. And what the circumstances in our life is just a redirection of God. Because God is redirecting you or us to His great plan. Diba, Lord, hear the voice of God. Kapag hindi pinapagawa ng Diyos sa'yo, huwag mo gawin. Pero kapag pinapagawa ng Diyos sa'yo, gawin mo. Diba? Kasi God is not obligated to bless, diba, yung works na hindi niya pinapagawa. Diba? Pero kung yan ang pinapagawa niya sa'yo, all the provision of God will follow. Amen? Kaya mahalaga po itong unwanted circumstances. Misa si Jonah. Diba, si Jonah po, tumakas sa Panginoon. Bumagyo. Diba? Ang ginawa po, hinahinagis po siya ng mga kasamahan niya. Nalaman nila na si Jonah pala may kagawan. Bakit nagkakaroon siya ng dilubyo sa kanila? Diba? At the end of the day, hindi siya nakatakas sa kanyang panawagan kina. Diba? Dinirect pa rin siya sa Panginoon. Kaya mali ka po yan, redirection. Pakisabi ka sa atin mo, dinire-direct ka ni Lord. Dinire-direct ka ni Lord. 1 Thessalonians 5:18 Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Give thanks. Napasalamat ka. Ano man ang circumstance na meron ka ngayon,
nagpasalamat ka. Di ba? Maniwala ka dahil ang Diyos merong itinuturo sa iyo. Ang Diyos pinapatatag ka. Diba? Ang tunay na anak ng Diyos, kapag tumataan sa maraming problema, mas lalong tumitibay, mas lalong tumatatag. Diba? Parang ginto nga lang, di ba? Di ba? Ang ginto, kapag dumaan sa matinding apoy, paglabas niyan, di ba? Sobrang ganda. Sobrang kinang. Di ba? Pero kapag hindi tunay na ginto, ang ginto, paglabas niyan, sala ginto. Di ba? Ibig sabihin, hindi totoo na naging to. Amen? Hindi po yung totoo. I give thanks in all circumstances. Pangapat, finally. Four. God speaks through number four, audible voice. Yan. Sino po rito nakarating na kanyang audible voice? Yes. Sabi siya, Lord John. Diba? Pero hindi po lahat ng audible voice ay sa Diyos. You have to test every spirit. But test every spirit whether that spirit is from God or not. Kasi kapag hindi yan sa Diyos, sigurado po yan, ang dulot po niyan, kapahamakan. Diba? So yan po yung maliit na tinig ng Diyos. That's why we have to be sensitive to the voice of God. Kagaya po kay Elijah, 1 Kings 19 verse 11 to 13. I'm starting to close. Hello? Ito po yung panahon na si Elijah, pinagbantaan po ni Jezebel. Papatayin kita. Sabi ni Jezebel, ayun po, si Elijah po, the great prophet of God, the prophet of fire. Pero alam niyo ba, natakot po sa salita po ni Jezebel. Dati papatayin po ni Elijah yung prophet ni Baal. Dati papatayin niya. Natakot po si Elijah, makupo ng puno. At ano po nangyari? Then he said, go out and stand on the mountain before the Lord. Diba? And behold, the Lord passed by. And a great and strong wind tore in the mountains. Yan, meron matinding ano? Malakas na ano yung hangin? Matinding hangin. Guhawi! Di ba? Nandun po sa kabundukan. Kasi minsan, ang tingin natin, kapag andyan na si Lord, kapag merong power encounter. Di ba? Minsan, dumating si Lord kapag merong mga miracles. Pero minsan po, dumating po si Lord sa isang maliit na tinig. Amen? Ang tinig, di ba, ang voice of a redirection in our life. Di ba, sabi ito, the Lord, the wind tore in the mountains and broke the rock into pieces. Di ba, grabe. Di ba, na broke? Nabasag po lahat ng mga bato before the Lord. Pero sabi ito, but the Lord was not in the wind. Wala po ang Diyos saan? And after the wind, an earthquake. Na meron kong, di ba lang, yun ang magnitude na lindol. Di ba? Lumilindol na. Pero sabi rito sa Kings, the Lord was not in the earthquake. Wala sa earthquake si Lord. The next verse. And then the fire. Di ba? After the earthquake, fire. But the Lord was not in the fire. Na meron kong mga apoy. Di ba? Pero ang Diyos, wala na po sa apoy. Wala sa lindol. Wala sa hangin. Wala sa bagyo. Ang Diyos, sabi nito, a still, after the fire, a still, small voice. Diba? Isang maliit na tinig na hindi mo mapapakinggan kung hindi ka makikinig. Hindi mo mapapakinggan kung hindi ka mananahimik. And you're listening to the voice of God. It's a matter of our decision. Just like Jesus. Sabi po sa Mark, very early in the morning, he got up. He looked into a solitary place where he prayed. Diba? Solitary place kung saan siya nalalangin. Amen? For our last statement, as I end, listen to the voice of God. Listen to the voice of God. Pwede ba bigit tayo lahat? Let's close our eyes. When was the last time na ikaw ay nakinig sa tinig ng Diyos? When was the last time that you seek the Lord? You inquire of the Lord in
in your decision. You ask the Lord, Lord, ito ba yung kalooban mo, Panginoon? Lord, ito ba yung decision na gagawin ko, Lord? Tapos when was the last? Tonight, gusto ng Panginoon na tayo ay mapakinggan natin ang tinig niya. Then we just have to listen to the still small voice of the Lord. Lord, sa oras po ito, Panginoon, in your own special way, allow us to hear your voice. In this very moment, mamaya pag-uwi natin, mamaya sa aming matulog, Panginoon, or bukas, Lord, Panginoon, kausapin mo kami, Lord. Speak to us, Lord. Convict us, Lord. Change our direction. At naniniwala kami, Panginoon, gusto mo magsalita sa amin. But right now, Jesus, sa pangalan ni Jesus, I allow you to speak to us. Thank you, Lord. We bless your name sa oras po ito. Lord, gusto po namin marinig yung tinig mo, Lord, na malinaw sa amin. Alisin mo ang mga alalahanin, ang mga iniisip namin, Panginoon, na nakakagulo at nakakahadlang upang kami ay hindi makarating ng tinig mo. Lord, make us sensitive with your voice. And we rebuke, Lord, anumang voice na hindi galing sa iyo. We rebuke, God, whatever discouragement, condemnation, whatever voice of the enemy, Lord, saying that we are not worthy before you. In fact, Lord, that we are worthy because of Jesus, because of the blood of the Lamb. And Lord, teach us to hear your voice only, your voice alone. Salamat, Panginoon, sa oras pong ito. We bless your holy name, Jesus. Speak with us. In Jesus' name. Amen.